Good morning, church. Happy New Year and welcome to Jesus Christ, our hope and redeemer. Thank you. Pasalamatan ang atin ang Panginoon sa bagong taon na binigay niya sa atin. Okay? Inihiling ko ang lahat tumayo. Batiin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At inaanyayahan ko po ang choir na umakyat. Okay, awitin po natin ang processional song na All Hail the Power of Jesus' Name. All Hail the Power of Jesus' Name, that angel frosted fall. Bring forth a royal diadem and crown in Lord of all. Bring forth a royal diadem and crown in Lord of all. Oh, Joseph, ye ransomed from the poor. Hail him who saved you by his grace and crowned him Lord of all. Hail him who saved you by his grace and crowned him Lord. In Esther as your born, to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Manatili po tayo nakatayo at awitin po natin ang invocational song na Praise Him. Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, his wonderful law proclaim. Hail him, highest archangels in glory. Strength and honor give to his holy name. Like a shepherd, Jesus will guard his children. In his arm he carries them all day long. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, every joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. For our sin, he suffered and bled and died. He our rock, our hope, our prayer, and salvation. Hail him, hail him, Jesus the crucified. Sound his praises, Jesus who bore our sorrow. Love abundant, wonderful, life and sure. Praise him,
tell of his excellent greatness. Praise him, every joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portrait, all the Messiah sweet. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown him, and let him lose the king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory, unto the Lord belong. Praise him, tell him the excellent greatness. Praise him, every joyful song. Manatili po tayo nakatayo habang tinatawagan ko po si Pastor Elmer para sa ating opening prayer. Buksan po natin ang ating mga puso't isipan at ituon natin ang ating presensya sa Panginoon. Panginoon, narito po kaming iyong mga anak, nagsusumamo at tumakatok sa iyong puso. Ama, pagpalain mo po ang iyong mga anak, tanggapin niyo po kami bilang buhay na handog. Ama, linisin mo kami, patawarin mo kami sa lahat ng aming kakulangan sa inyo. Patawarin mo ang lahat ng gawa ng Diablon sa aming buhay. Ama, kami po ay nagpapakumbaba. Naway linisin mo kami, alisin mo ang aming mga kasalanan. Ang aming mga gawa, maging ito'y nasa isip lamang, mga salitang lumalabas sa aming mga bibig, at nakita na aking mga mata na hindi po naaayon sa inyong kalooban. Ama, hinihingi po namin sa inyo na kami po ay pagpalain niyo. Ibe-bless niyo po ang bawat pamilya na naririto. Itinataas po namin ang lahat ng aming gawain sa umagang ito. Ang bawat ministry, Ama, ipinapaubaya po namin sa inyo ang lahat po. Tulungan mo kami at gabayan na maihayag namin ang iyong mga salita. Ama, inihingi din po namin na gabayan mo kami na tanging pangalan lamang ninyo ang aming itataas sa umagang ito. Sa lahat na aming gagawin, Ama, kayo po ang pupurihin namin at sasambahin. Hinihingi po namin ang iyong presensya at pagpapala sa aming buhay at sa aming pamilya. Buksan mo ang iyong puso, punuin mo kami, puspusin mo na kami ng kababaan ng loob at pag-ibig, O Diyos, na nanggagaling lamang sa inyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas para malabanan namin ang tukso sa aming buhay, Ama. At gabayan mo kami sa lahat ng aming desisyon at gagawin sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin na maipagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating spiritual na buhay para sa ating Holy Communion na tinatawagan ko si Pastor Degar para sa officiating po ng ating Lord's Supper. Muli po, magandang umaga and Happy New Year po sa ating lahat. Paalala po sa mga anak po natin na maliliit, hayaan po natin sa tabi natin at wag po natin hayaan na patakbo-takbo sila. Sapagkat ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Madiinding ipinapaalala ni Apostle Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat
ay magbubunga ng hindi maganda, ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng Panginoon. So habang ipinamamahagi po ang mga element, salisikin po natin ang ating mga puso, maging karapat-dapat tayo na makabahagi sa gawaing ito. Tinatawag po yung mga usher po natin, Brother Boyet, Brother Elmer, Brother Ranny, and Brother Edward. Yeah.
tumayo po tayong lahat. Hinihiling ko si Brother Elmer na ipanalangin ang tinapay. Panginoon, narito po muli kami, nagpapasalamat sa dakila mong pag-ibig kung saan ito pong tinapay na naging simbolo sa iyong pag-alay ng iyong katawan. Katawan na sapat na, Ama, na ialay sa para sa aming mga kasalanan. Napakaganda po, Ama, na simbolo ito para kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo, Ama. Ama, pinapasalamatan namin ang lahat ng biyaya na aming tinatamasa, ang kasiyahan at kagalakan na aming nadadarama. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapakumbaba at ialay ang iyong katawan para sa aming mga buhay. Ito'y lubos naming kinasisayahan at nagpinapasalamatan. Naway kami rin po, Ama, tanggapin mo bilang buhay na handog. Sa pamamagitan ng iyong katawan, gawin mo kaming asin at ilaw sa aming komunidad at kapatiran. Gamitin mo kami sa pagpapahayag ng iyong salita at puspusin mo kami ng pagpapala, O Diyos, bilang iyong lingkod. Ito po ay hinihingi namin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing isa ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtira-tiraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Kanin po natin ang tinapay. Ipanalangin ni Brother Boyet ang saro. Diyos Ama, tunay na dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak. Alang-alang sa amin, Panginoon. Panginoon, sa umaga ito, papasalamat kami sa dugo na inialay ng iyong bugtong na anak na umagos sa Kalbaryo, alang-alang sa aming mga kasalanan, Panginoon. Marami pong salamat sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Sa aming pagtanggap ng iyong banal na dugo, Panginoon, ay nagpapakumbaba po kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itaas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bawang tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Inumin po natin ang saro. Tayo po ay manalangin. Father, we shall
katubusan kayong pabanalin ang Diyos na siyang nabibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumain niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Okay, thank you po. Thank you, choir. Pwede na po tayo umupo. Ihanda po natin ang puso't isipan natin para sa mensahe na ibibigay po sa atin ngayon. Unang-unang mensahe na ipapadala sa atin ng Panginoon dito 2017 na ipapadala sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na pastor na si Pastor Mel Cabal. Good morning. Yung magbibigay ng message, wala. So, ako na yung magbibigay ng message. Anyway, andito na tayong lahat. Amen? 2017 is here. Na yun, di ba? Hindi yung nag-isip tayo na the other day, na dadating ang 2017. It is today. And di ba, ang sarap, today, first day of the year, nagsiserve tayo kay Lord. Imagine! Yan ang pinakamaganda sa Kristiyano, na first day of the year, andito tayo sa church. Amen? Amen! Nagsasamba tayo, nagbibigay tayo ng puri sa Panginoon. Amen? So today, ano ang message ko sa inyo? Ito ang aking, when I was in the hospital, after leaving the hospital, ito ang aking devotion. Halos araw-araw, ito yung aking binabasa. So sabi ko, sabi ni Sister Faye, Pastor Mel, ikaw mag-preach na yun. Ha? Hindi ko dala notes ko. Pero meron akong devotion. Meron akong, lagi kong binabasa every day. Paglabas ko ng hospital. So I want to share it to you. Amen? Sana wala. Pwede ba natin lagay yung Psalm 91 sa ibabaw? Ay, salamat. Okay? Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness for the last year, oh God. And we know, Lord, that there are many things in store for each one of us. We know, Lord, that you don't stand there, oh God, that we'll be just the same. You want us to prosper. You want us to be blessed, oh God, because you're a mighty God, a wonderful God, a God who wants to bless us so much, oh God. So today, oh God, even though I didn't prepare, but you will be the one to speak through me, oh God. You'll be the one to talk through me, oh God, so that, Lord, whatever they hear, oh God, it comes from you, not from me. Lord, I don't want them to see me. I want them to see you, oh God. When they come out of here, oh God, in this place, they will be a different people, a different man of God, a different woman of God, because they saw you in a different way, because they will love you more. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, hanggang binabasta niyo yung Psalm 91, meron na? Yun. Diretso-diretso, kapatid, ah. Hanggang isa-isa natin yung verse, okay?
Last year you were blessed, right? You were blessed, right? Ano nangyari sa inyo? Sa inyong family, you were blessed, right? Sa inyong mga finances, you were blessed. In the ministry, you were blessed. In your work, you were blessed. Sa mga kabataan, you were blessed in school, right? So what is in 2017? Expect the impossible to happen into your life. Amen? You want that? Expect the impossible. This time, you were blessed last year. Now, expect the impossible to come into your life. Amen? Amen? Di ba? Last year was so blessed, now impossible, right? There's nothing impossible with God, right? You know that, right? So, expect impossible. Those hindi mo kaya gawin, o hindi mo ma-attain, o yung hindi mo ma-receive, na yun, ma-receive mo in 2017. How can you do that? Paano natin magagawa? Yung sinasabi natin, it will be a change year. Amen? You cannot change 2017, but the Lord can change your situation. Amen? Amen? Okay. Pare-pareho tayo. Praise the Lord. Oh, mabuti pala, hindi ako prepared. Amen. Those people na think impossible, ano una nang gagawin nila? In Psalm 91:1, sinabi niya, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." He who dwells. Ang una-una to reach the impossibilities ay who dwells. Amen? Sasabi mo, sino ba yung nagdu-dwell? Paano mag-dwell? Those people who stay in the Word of God, who meditate on the Word of God. Amen? Amen? And who will rest? Ito na, kapatid, hindi pa tayo tapos. Baba mo. Meron tayong isang oras kalahati, pero hindi. May ordination tayo eh. So what? Who will rest in the shadow of Almighty? Alam niyo, ang ginagawa natin, ating puwersa, ating power eh. To receive those things to achieve, gagawin niyo lahat ng yung kaya niyo gawin. Pero kapatid, hindi niyo maa-attain lahat. Amen? Who will rest? Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog rest? Pahinga sa Panginoon. Ibigay nyo lahat sa Panginoon. Amen? May stress lang kayo. Sa traffic lang. Amen? Papunta lang kami lang ang son eh. May stress ka na. So kailangan you rest upon the Lord. Amen? So lahat ng iyong problem, lahat ng iyong situation, lahat ng iyong care, lahat ng inyong mga concern, i-rest mo yan sa Panginoon. Amen? So pag ni-rest nyo yan sa Panginoon, ano mangyayari? Siya na ang gagalaw. Amen? Kasi kayo, iniisip natin ang kaya lang natin gawin. Pero tayo ay limited lang. But the Lord is unlimited. Amen? So, rest upon the Lord. You dwells. So, dwell in the Lord. Sabi pa nga nito, sa ibang verse, he who dwells in the secret place of the Most High. He who dwells, sa ibang verse, he who dwells in the secret place of the Most High. Ano yung secret place? Other translation eh. He who dwells in the secret place of the Most High. Ano yung secret place? Yung ba yan? Ang hirap yata hanapin ng Panginoon. Secret place? Si Lord pala may secret place? Amen? Sinasabi lang dito, he who dwells in the secret place of the Most High. Yun ang secret when you and God are together. Wala yung special place. A special place when you and God are together. Amen? That is your secret place. And that is where you meet the Lord. Amen? Verse 1. Verse 2.
Kapatid. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I will trust. So this year, gusto natin ng mga concern natin, ma-achieve natin. What shall we do? Sinabi niya, I will say. Ano ibig sabihin, I will say? I will declare. Amen? Hindi mo sasabihin, no, hindi mo makukuha ito sa tahimikan. Mga lalaki, minsan tahimik tayo. Hindi nyo makukuha yan. You have to say. Amen? You have to say what? The Word of God. Sasabi mo, He is my refuge. He is my refuge, my fortress, my God whom I will trust. Sasabi mo yan, He is my refuge. He is my provider. He is my supplier. He is my healer. Amen? I will say, I will declare, I will have these finances. I will be blessed in my working. I will be blessed in my school. I will say. Amen? Oh, tingnan mo, mga bata. Amen? He's my refuge, my God, in whom I will trust. Trust is the most important thing in our life. In the Bible, you read from Genesis to Matthew, if you don't trust, nothing. God asks you only just to believe. Just to believe. Hindi mo na kailangan mahirapan ka pa. He asked you just to believe. Because that is what He is asking for us, from us. Just to believe. Amen? Thank you. Verse 3. My fortress, my God, whom I trust. Okay, verse 3. Surely He shall deliver me from the snare of the fowl and from the noisome pestilence. Imagine, He will deliver you. Declare niyo yan. Amen? The Lord, deliver me ako sa mga financial problem ko. Lord, deliver mo ako sa mga sakit. Lord, deliver mo ako doon sa... Sometimes, ulit tayo sa sakit, ha? Kasi kamakailan kasi lang nangyari sa akin. So, very... Sometimes, kung may sakit ka, you have to declare this. Lord, deliver mo ako sa sickness. Hindi ka pababayan. Punta ka ng punta, inom ka ng inom ng gamot. Hindi ko sinasabi mali ang gamot, okay? But yung gamot, dapat may kasama. Lord, deliver me. Hindi ka, yung ikaw, you won't stand on the foundation of the medicine. You will stand on the Word of God. Sinabi niya, you are healed. Amen? Amen? Sa lahat ng sakit, hindi yung konting sakit, hindi yung maliit na sakit, sa lahat ng ating mga kasakit. Lahat ng sakit. Amen? Amen. Pastor Jerry, gusto mo ikaw na magpatuloy. Dumating si Pastor Jerry. And God bless you. And itutuloy niya ang ating message for the day. Okay? Praise the Lord. Pastor Jerry, ikaw na. Magandang umaga po.
Pagpasensyahan niyo po kasi akala ko nagsisimula pa lang eh. Pagka buti na lang hindi sa langit ang punta. Baka na-late din po kami. Pastor Mel, maraming salamat po sa... Asa na si Pastor? Pag-takeover niyo po. Medyo dadagdagan ko na lang po ng konti ano man po yung sinishare. But before I proceed, gusto ko pong batiin kayo ng masaganang bagong taon. Happy New Year po. Pakibati po yung katabi, baka hindi nabati kanina. kasama ko rin po ngayon ang ibang mga kapatid galing na kasama ko po sa Riyadh. Kung hindi niyo pa po sila na-recognize kanina, gusto ko pong muling i-recognize. Yung pong aking assistant pastor at yung kanyang family, si Pastor Boy Septimo and si Sister Tina. Ayan. Kasama po yung kanilang dalawang magagandang anak, si Rain at saka si Cassandra. Galing pa po sila ng Bataan. Dahil ang usapan po namin, January 1st, ay mag-church po kaming lahat dito. On the way na po yung dating kasama ko pong pastor doon, si Pastor Ed, from Cavite naman po sila, tsaka si Sister Erlene, yung aking isa sa aming mga worship leaders na nag-exit na rin, punta rin ng New Zealand. Sila po ay magmamigrate na rin ng New Zealand, sina Pastor Boy and family, kaya nag-exit na rin po sila. Kaya iniwan na nila ako doon. meron pa rin naman pong mga kasama doon. At andito din po yung aking aanakin sa kasal na member po natin doon, si Brother Nolly at saka yung kanyang papangasawa. Galing naman po sila ng Batangas. Maaga rin silang bumiyahe kanina. yung pong mga galing ng Marikina ay na-late. Kami yung nahuli. Sabi ko, 10:30 mag-start. Kasama ko rin po yung, actually, inintay ko rin po sila. Yung pamangkin ko po from Baler po sila at ang kanyang family, si BJ at saka si Maan. Andun po sila sa likod. Ayan. Pastor din po yun. Panganay po siya ng aking ate sa Baler, sa Aurora, na nagpa-pastor din po doon. So, ayun. At syempre, kasama ko po yung aking family, yung aking may bahay, si May. Tayo, mama. Ayun po. At saka yung dalawa kong anak. Okay, yun po. Marami pong salamat and it's an honor na muli po ay makatayo sa inyong harapan to share the Word of God para po sa unang araw ng bagong taon, no? Tumatanda na po ang mundo, tumatanda na, we're not getting young, no? Hindi tayo pabata, tayo po lahat ay pabalik sa Panginoon. And the good thing, kahit po sabi ni Paul that even though this physical body is decaying, but every day by day, we are being changed from glory to glory. We are being changed from righteousness to righteousness. Amen? Kahit tayo kumukulubot habang lumilipas sa mga araw, nangangamoy lupa tayo habang lumilipas sa mga araw, nagbabago ang taon, tumatanda naman tayo, nagiging luma tayo, sa harap naman po ng Panginoon, mas nagiging kawangis niya po tayo. Amen? Amen. Parang nakita ko si Ate Gina. And sorry, hindi ko alam, nakasama pala nina. Kasama niyo ba, kuya? Kasama nina Pastor Boy. Si Teacher Gina po. Tayo ka, teacher.
Ayan. Nakita ko lang. Asawa po siya nung aming isang assistant pastor na rin ngayon doon sa Riyadh. Dati siyang teacher sa isang international school po doon, pero umexit na po. And hopefully, makabalik po sila ng kanyang anak para makasama po namin doon. Because we really need couples or families para po sa transport. Alam niyo naman po yung ministry sa Saudi, underground. At hindi po pwedeng basta susundo sa isang babae ay lalaking driver. Dapat ay mag-asawa ang susundo sa mga babae. Ngayon, medyo napilayan ako ng malaki-laki dahil sa pag-alis po ni na brother boy at saka ng kanyang family. But I know that the Lord is going to provide more workers. Actually po, yung pinapray ko po sa inyo last May yata ay nasabi ko po sa inyo to pray that because we're looking for a bigger place, isang bilyon na po yung ating na-rent. At salamat po sa inyong panalangin dahil nakapag-rent na po tayo doon ng isang building mismo. Siguro po yung buong basement, dahil allocated po sa church yun, mga ganito rin kalaki, ano kuya? Ganito rin po kalapad. Pwede siyang mag... Dati, banggaan po kami. Talagang hindi ka makakilos. Pupunta ka ng kusina, kailangan mong gumanito. Pupunta ka ng CR. Yung iba hindi na po makapasok sa worship place. Binubuksan na lang namin, kaya nangangamoy pagkain sa loob. At hindi na parang nade-defeat yung purpose ng soundproofing kasi bukas na rin yung pinto dahil kailangan din pong ma-accommodate natin yung ibang mga kapatid. But now, the Lord has blessed the ministry with a new place. Nagre-rent po tayo doon ng 70,000 reals per year. So, that's 6 months po ang bayaran doon. So, 35,000 a month. Mahigit kalahating million sa 6 months sa pera po natin. At the Lord is good because sa ngayon po, pagbalik ko doon, hindi ko pa alam kung saan kukunin yung babayad sa March. No? Kasi bayaran na namin ng March. At, pero alam ko po na sabi ko nga, binigay ng Panginoon yung lugar na yon. Dahil yung place po na yon, dapat ay hindi na namin nakuha. And it's a long story, pero to make it short, napunta pa rin po sa atin, sa ministry. At kung ano yung place na tiningnan namin na gusto namin makuha, yun po talaga yung hindi nakuha, hindi binalikan nung dapat ay magre-rent. So, glory to God kasi po, siguro every Friday, hindi na po bumababa ng 50 ang mga nag-a-attend na mga kapatiran doon. So, alam ko po na, kaya nga sabi ko, dapat makabalik sina Teacher Gina para po makasama sa ministry dahil importante po na may mga magsusundo na mga couples para po sa mga kapatiran na mga kababaihan po. Okay? Yun na po yun. Salamat po muli sa inyong panalangin at ako rin po ay natutuwa na na-meet ko po si Pastor Mel na kwento na ni Pastora Penon sa akin na siya nga yung nasa Canada siya at siya yung nagsimula ng ministry na ito. I was with them, Pastor, for I don't know how many years dito na nag-assist din po ako kay Pastora bago po ako napunta uli ng Aurora and then napunta na po ng Riyadh last 2007. So, I have seen how the Lord has blessed this ministry. Dati nandun kami sa baba, mainit. Ngayon medyo malamig na po. Maganda na yung lugar. Malaki na rin po yung lugar. So the Lord is blessing JCOHAR Ministry. Amen. Amen. And we're going to expect more from the Lord. Huwag po tayong maging complacent. Huwag po tayong maging comfortable na tayo. Okay na to. Ayos na to. Let's expand your horizon. Expand your vision, ano po, hindi dito natatapos. Sabi ko nga po sa Riyadh, okay, maganda na yung lugar natin, komportable na tayo, pero wag kayong
Huwag tayong maging complacent, huwag tayong makontento na, okay na tayo, no? Masaya na tayo, komportable na tayo. Hindi. Binigay sa atin ng Panginoon ang mga biyaya na yan upang maging responsible tayo to be a channel of blessing to others. Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon hindi para maging komportable tayo. Tayo po ay binibless ng Panginoon kasi meron pa pong vision, meron pa pong mission na ipagagawa sa atin ng Panginoon. That we have to do something more. We have to do more for the Lord. To bring more souls for God. Amen? Pinalalaki ng Panginoon yung atin pong mga territories, hindi para i-occupy natin, ma-enjoy natin ang luwag-luwag natin, hindi po. Para yan sa mga additional na mga kaluluwa na nais ng Panginoon na iligtas sa pamagitan po natin. Amen? Hindi po, ay, andyan naman si Pastor. Andyan po kayo para tayo po ay maging kasangkapan ng Diyos na marami pa po ang makakilala sa Kanya. Amen? Okay, ayan. Tuloy ko na po yung message ko. I'll take this New Year's message from the book of Psalm, chapter 37, verse 21 to 26. At naunawaan ko po na ngayon po ay meron ding ordination, Pastor. Pastor, kasama po ba ako? Hindi. Joke lang po. Actually, bishop na po ako. Sa ano lang, sa ulo lang. Okay, Psalm 37 verse 21 to 26, and gusto ko po na tayong lahat ay tumayo in respect to the Word of God. Hindi ko na po hahabaan ito, but I'd just like to give some important points for us to guide, to be our guide on this new year. 2017. Psalm chapter 37 verse 21 to 26. The wicked borrows and does not repay, but the righteous gives generously. Those the Lord blesses will inherit the land, but those he curses will be destroyed. Verse 23. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. 25. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken for their children or nor their children begging bread. Last verse, 26. They are always generous and lend freely. Their children are a blessing. Father, we thank you for the reading of your word and the added blessing. Dalangin ko po, Panginoon, na sa amin pong pagbubulay-bulay sa mga salita mo, ito'y maging buhay, Panginoon. Tumimo sa aming mga puso't isipan. Maging gabay po namin sa aming paglalakbay sa spiritual na lakbayin, Panginoon. Ganon din po sa taong ito ng 2017, na maging gabay po namin ito, maging ilaw namin, maging ilawan sa aming landas, sa aming mga paa, Panginoon. Maraming salamat po, itago niyo po ako sa inyong krus, sa inyong kaluwalhatian. Kayo lamang po ang siyang madakila at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking samod dalangin sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat po. Ito pong chapter 37 was written by David during his sunset days. Pag sinabi nating sunset days, medyo ayan, tinuturo ni Pastora yung sarili niya. Okay? Pabalik na, no? Tayo ay medyo nasa prime, medyo nasa gitna na rin po ako. Pero pag sinabing sunset days, ito yung mga araw na talagang pabalik na tayo sa Panginoon. So ito pong chapter na ito ay sinulat ni David during his sunset days, and he's looking back to what the Lord has done in his life. Tinitingnan niya na po yung kanyang nakalipas, kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. And here we will see a clear distinction between the wicked and the righteous. Makikita po natin kung ano yung pagkakaiba ng mga walang Diyos o walang kinikilalang Panginoon sa mga taong matutuwid sa kanilang paglakad sa harap ng ating Panginoon. And if you will notice that in the first verses of this chapter, sinabi po ni David na huwag kang maiinggit, do not fret.
If the wicked prospers, huwag kang maiinggit kung may mga masasama na nagiging maunlad yung kanilang buhay, na sila nagiging masagana. Kasi alam natin, sabi ng Panginoon kay David that their end is destruction. But for those who are righteous, sa kanilang paglakad sa harap ng Panginoon, ang kanilang wakas ay kasaganaan. Okay? Sabi niya, huwag kang maiinggit sa kanila. So, dito po, gusto ko pong i-share sa inyo ang tatlong bagay that will show us how much we are blessed because we are righteously following the steps of the Lord. Tayo po ay lumalakad na matuwid sa daan ng ating Panginoon. Hindi po dahil sa tayo ay mababait, hindi po dahil sa tayo ay matuwid sa ating sariling mga gawa, kundi dahil sa ating Panginoong Jesus na nasa atin. Siya po ang ating katuwiran. Amen? Wala nang amen. Okay. Doon po sa... Napapos po ba dyan? Verse 21, sabi po rito, the wicked borrows and does not repay, but the righteous gives generously. Ang mga masasama, magaling lang mangutang, pero hindi marunong magbayad. No? And hopefully, wala pong ganun dito sa atin. Wala. Ano? Walang ganun sa JCOHAR family. Tayo nangungutang, wala naman taong walang utang eh, pero nagbabayad tayo. Amen? May interest pa. Sabi rito, the wicked, they borrow, but they do not pay. But the righteous gives generously. Ito yung distinction natin. Tayo po na nasa Panginoon, generous po tayo in giving. Hindi po tayo nagsasawang magbigay, we keep on giving. Because we know that it is more blessed to give than to receive. Amen. Actually, ito po ay part ng aking tinurong series sa Riyadh sa ating pong ministry doon, entitled Cross Training. Ito pong series, it's just a part of this series of study na entitled po Cross Training. Pag sinabi ho natin cross training, ito po ay isang technical term sa mga athletics, ano, sa mga athletes. Ibig sabihin, kung ikaw isang atleta, pag magko-cross-train ka, magpapasok ka sa ibang sports para ma-develop yung ibang muscles mo. Like for example, si Manny Pacquiao, nag-basketball siya, kahit isa siyang boxer. No? Yung iba na, halimbawa, ang main sport mo ay track and field, papasok ka sa swimming. So, yun pong ibig sabihin ng cross-training. Papasok ka sa ibang sports para ma-develop yung ibang muscles mo sa iyong katawan. No? Para hindi lamang naman yung isang muscle ang nag-grow, kundi yung buong katawan mo ay nade-develop. So, yun po yung aking series of study na of which ito pong verse na ito ay part of it. At ang actually ito pong title nito is The Discipline of Giving. Kasi yung cross-training, dinidiscipline tayo. Dinidiscipline ka para ma-develop yung muscles mo. So, pumapasok ko sa ibang sports para ma-discipline na ka doon. So, sa cross-training po, spiritual cross-training, we are being disciplined. Yung salita pong discipline, kung mapapansin nyo, yung salitang disciple tsaka discipline, magkapareho halos. Dahil ang isang disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay disiplinado. Amen? May disiplina ba tayo? Amen. Because we are disciples of Jesus Christ. And part of being disiplina ng isang mananampalataya is the discipline of the Word, the discipline of prayer, at ito pong aking tuturo ngayon is the discipline of giving. Pwedeng ang galing mong mag-pray, pwedeng ang galing mong magbasa ng Bible, pero pagdating sa pagbibigay, sarado yung kamay mo. So, kailangan makross-train ka sa giving. No? Pwede naman na ang galing mong magbigay, generous ka, pero pagdating sa pananalangin, ang tamad-tamad natin.
Mag-start ka pa lang ng Lord, inaantok ka na. At kinabukasan na yung thank you Lord, amen. So, being a disciple, we have to be disciplined in this basic aspect of Christian life. The discipline of the word, the discipline of prayer, and the discipline of giving. At ito po yung aking ibibigay na message, not because I'd like you to give today generously, but it has also a message that will guide us and will remind us that as we course or as we charter the year of 2017, we will be reminded that the Lord is with us and that the Lord is the one who owns everything na nasa atin, na tinatangkilik po natin. And that's the Lord, it's Him who is blessing us not to be comfortable, not to enjoy the blessings of the Lord for ourselves, but to be a channel of blessing to others. Amen. So sabi po rito, the righteous gives generously. Pag sinabi pong generous, hindi one time, two times, three times, hindi po. It's a lifestyle. No po? Ito po'y buhay na po natin na hindi tayo nagsasawang magbigay ng magbigay. Hindi lamang po sa lapi ang pinag-uusapan po natin dito. Kundi yung panahon natin, yung ating lakas, yung ating pong talent. Ano ba yung kakayanan mo? Tagabutas ka lang ba ng bangko? Okay. Do you want to have something to give to the Lord? Meron bang gusto mong ihandog sa Panginoon ngayong taon na ito? Lord, dati, hindi na nga ako nagbibigay ng bangko, naninira pa ako ng bangko. Ngayon, Lord, titingnan ko kung ano yung aking gift, kung ano yung maitutulong ko para sa iglesia. Ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Amen? Huwag tayong makontento, mga kapatid, na tayo ay nasa sitting ministry lamang. We have to give generously to the Lord. Okay, let's go to verse 22, which is my first point. Sabi po rito, those the Lord blesses will inherit the land, but those He curses will be destroyed. Number one, we are blessed by the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon, hindi po tayo sinuswerte. Tayo po ay mapalad. Amen? Wala pong swerte sa Biblia. Sa mga anak ng Diyos, tayo po ay pinagpapala. Psalm chapter 1. Ayan po yung aming chapter na binasa kagabi bago po kami nagkainan. Pinabasa ko dun sa mga bata. Isa-isa sila sa mga verses. Okay. Sabi po doon sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man. No? Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Na hindi nakikiayon sa gawa ng mga masasama. No? Tayo po ay mapalad. We are blessed by the Lord. And in Genesis chapter 12, verse 2, sabi po ni Lord kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing to other nations. So anong purpose? Bakit tayo binibless ng Panginoon? To be a blessing to others. Now, since the Lord is the one who is blessing us, wala po tayong ipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Lord, sa iyo to, Panginoon, hindi naman to sa akin. Stewardship lang ito sa akin. Pinagkatiwala mo lang ito sa akin, Panginoon, at alam ko na may purpose bakit mo ako binibless. Bakit mo ako binigyan ng bahay? Bakit mo ako binigyan ng sasakyan? Bakit mo ako binigyan ng magandang trabaho? Bakit mo ako binigyan ng business na umuunlad? Bakit mo ako binibless ng ganito, ng maraming mga kaibigan? You know, we are being blessed by God to be a blessing to others. To be a channel of blessing to others. And ayoko na pong i-detalye, ano po, but I believe that's the reason why yung akin pong assistant pastor na pupunta ng New Zealand sa kanyang family niya, ay blessed ng Panginoon to be, makarating po sila doon dahil sila po ay napakalaking kasangkapan po na maraming mga kapatiran doon ay pinagpapala ng Diyos dahil sa kanilang buhay. They are napaka-unselfish po nila, napaka-generous po nila pagdating sa maraming bagay.
lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. You know, sabi ko sa kanila doon, nung last day po na we are celebrating the Christmas program for the church at yung 7th anniversary ng church po natin doon at saka yung kanila na ring despedida. Sabi ko po sa mga kapatid, hindi nyo sila dapat kaingitan. No? Dahil reward sa kanila yan ng Panginoon. At hindi natin sila pwedeng pigilan dahil pinagpala sila ng Diyos dahil sila ay naging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. So if you want also to go there in New Zealand, sabi ko sa kanila, maging generous din kayo. Maging generous tayo. If you want to be blessed by the Lord, if you want to be blessed by the Lord, let's give generously. Let's serve the Lord generously with a generous heart. Amen? Hindi po yung humahanap tayo ng kapalit kaagad. Lord, naglingkod ako sa iyo. Bless mo ako. Lord, ipasa mo ako. No? Kasi, Lord, eto. At minsan may condition pa tayo. Lord, maglilingkod ako sa iyo basta ipasa mo lang ako sa ganitong exam or ganito. Hindi po. Maglingkod ka sa Panginoon na walang string attached. No? Just because your heart is generous in serving the Lord and giving what we can give to the, for the Lord. Amen. Wala nang magbibigay. Okay, 2 Corinthians chapter 9 verse 10, it's the Lord that supplies the seed to the sower. So ibig sabihin, kahit tayo pag may nagtatanim tayo, nagbibigay tayo, hindi sa atin galing yung binhi, sa Panginoon pa rin. Ang problema minsan, pati yung binhi na binigay sa atin ng Panginoon, kinakain natin. Ano yung binhi? No? Seed faith. No? Minsan, Lord, ayaw ko magbigay kasi wala akong ibibigay. What do you have in your hand? Lord, ano na lang po ito, 100 piso. That's a seed. No? Itanim mo yan sa Panginoon. It's a seed of faith at yan ay palalaguin ng Panginoon. Pero dahil minsan sa ating pangangailangan, hindi natin nakikita yon dahil maliit lang eh. Hindi natin nakikita na ito pala'y binhi ng pagpapala ng Panginoon sa atin. So ang ginagawa natin, yung binhi kinakain natin. If you are a farmer, paano ka makakasurvive sa isang taon? Itanim mo yung isang sakong palay mo. Huwag mong kainin. Binhi yan. Itanim mo yan. At aani ka ng marami pang sako ng palay na magiging supply mo sa buong taon. Pero kung kakainin mo yung isang sakong binhi na yon, mabubusog ka ngayon, mag-enjoy ka ngayon, pero bukas, simula na ng taggutom. It's the Lord who supplies the seed to the sower. No? Kaya nga po, wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Lord, nagbigay ako. Oh, yung binigay mo na yan, galing din yan sa Panginoon. We own nothing. God just lent them to us. Therefore, He has all the right to tell us what He wants with His blessings. Galing yan sa Diyos at siya rin magsasabi sa atin kung ano ang paggagamitan natin ng biyaya at pagpapala na yan nagmula sa Panginoon. Meron po rito ilang mga general principles of harvest. If you want to reap, if you want to reap a harvest this year, no? Ito po ang mga principles na galing po sa Panginoon. Una, a farmer reaps what he sows. Inaani po ng magsasaka, no? Kung ano yung kanyang itinanim. What you sow is what you reap. What you give is what you get. Number two, a farmer reaps where he sows. Nag-aani ang isang magsasaka kung saan siya nagtanim. Hindi ka naman po pwedeng nagtanim ka dito sa San Mateo, mag-aani ka sa Cubao. Eh, dito ka nagtanim, dito mo aanihin yan. No? Ang problema minsan sa atin, okay, nag-aani tayo pero iba yung pinagtataniman natin. Nag-aani ka rito ng spiritual blessings pero sa ibang gawain ka, ibang ministry ka nagtatanim. 700 Club, no, I'm not against those, no. 700 Club, ibang mga mission works, ang galing nating magbigay pero sa sarili nating local church, hindi tayo makapag-invest. Doon tayo kumakain. A farmer reaps where he sows. Dito ka nakikinabang, dito ka magtanim, no?
At kung dito ka nagtatanim, dito ka makikinabang. Dito ka mag-aani. Number three, a farmer reaps more than he sows. Ang isang magsasaka, umaani ng higit pa sa kanyang itinanim. Kaya tayo ay magtanim na magtanim dahil para yung blessing ng pag-aani po natin ng harvest ay hindi po huminto. Mas marami tayong aanihin. Number four, a farmer reaps the quality of seed he sows. Yung kalidad po ng tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Nagtanim ka ng C4 o R, ano, hindi ko na alam yung mga palay. Dati medyo alam ko yan nung bata po kami dahil laking probinsya rin ako. Hindi pala lumaki. Nag-stay ng probinsya rin ako. C4, yan ang hindi ko nalilimutan. Kung ano yung quality ng binhi na tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Nagtanim ka, nag-offer ka sa Panginoon ng pilay na mga handog, huwag kang aasa sa Panginoon ng magandang mga biyaya at pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, di ba, nung naghahandog sila sa Jerusalem, sabi niya, hindi na ako natutuwa sa mga hinahandog nyo dahil yung mga hinahandog nyo ay mga pilay, mga bulag, mga may galis na mga hayop. No? Hindi na yung best na offering sa Panginoon. Pag naghandog tayo, nagkaloob tayo, kung ano yung quality ng binigay mo sa Panginoon, yun din na matatanggap mo. Nagbigay ka sa Panginoon ng barya, huwag kang mag-expect ng bills sa Panginoon. Bubuhos ang kanya ng barya. Hanggang matabunan ka ng barya. Masakit kaya yon, kaya huwag kang magbibigay sa Diyos ng barya. No? Pagdating mo sa langit, Lord, hindi ako makatulog. Bakit ba? Kasi ang ingay po ng kurtina ko. Ano ba yung kurtina mo? Gawa sa barya. Kasi kung ano yung tinatim mo, ini-invest mo rito, yun yung aanihin mo sa langit. Di mo alam. Yung mga baryang binibigay mo rito, yun din ang tinatahi-tahi doon ng mga anghel dahil yun ang kurtina mo pagdating sa langit. Hindi ka makatulog. Kasi ang ingay, no? Samantalang yung mga bills, no? Swabing-swabing. Pag naihangin pa, para kang pinapaypayan, sarap matulog. Huh? Anong ibig kong sabihin sa barya? Literal ba? Hindi po. Ang ibig sabihin ng barya, yung leftover natin, mga leftover lang ba ino-offer mo sa Panginoon? Dapat bigay natin yung best natin sa Panginoon. Amen? Lord, bata pa ako, malakas pa ako, pagka mahina na ako, saka ako maglilingkod sa iyo. Paano kung hindi ka na dumating doon sa age na yon? Kunin ka na ng Diyos. Sayang yung mga taon na lumipas. Amen? Huwag po tayo magbibigay sa Diyos ng barya. Kung ang quality, kung anong quality na binigay natin, yan din ang ibabalik sa atin ng Panginoon. That is His principle of reaping. Last po, a farmer reaps in different season. Pag nagtanim ang magsasaka, ngayon, hindi niya sasabihin, Lord, aanihin ko agad yan bukas, ha? May season po of planting and may season of harvest. No? Huwag kang magsasabi na nagtanim ka ngayon, gusto mo na kaagad, mag-ani ka. Mag-intay ka. No? May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. No, sabi ni Pastor, pag nagbigay ako, ano, bakit ngayon, hanggang ngayon, ganito, ganito, ganito. There's a different season. No? May winter, may summer, may spring, may fall. May, ano pa, yun na yung four seasons, no? So, in everything, there is a season. Nagtanim ka, may panahon ng pag-aani. Mag-intay ka, dahil yan din ang ginagawa ng magsasaka. Nag-iintay siya ng panahon ng pag-aani. Amen? Okay, number three. We are established by the Lord. And number two pa lang po pala yan. Verse 23, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Ngayon pong taon, i-claim po natin that the Lord will make my life, no, established and firm, rooted and grounded. No? It will never be shaken. We are established by the Lord. Tayo po ay itinatatag ng ating Panginoon. When we say established, it's firm, it's stable, and it is anchored.
In Hebraic meaning or understanding, it means to set up for success. Pag sinabing the Lord establishes us, sineset up niya tayo for success. Sino rito ang mahilig mag-basketball? Maglaro ng basketball. O konti lang, no? Kasi ngayon, puro gadget na eh. Ano na lang, puro smartphone na lang laro natin or VR, no? Wala na talaga yung physical na mga laro masyado. No? Sa basketball po, hindi ako naglalaro. Si Brother Boy, mahilig sa basketball yan at naglalaro din yan. Pag sinabi mong setting up for success, alimbawa, pag tumira yung kakampi mo o yung kalaban mo, alam mong pumosisyon, alam mong pumwesto para ikaw ang makatanggap ng bola. Okay? Yun pong ibig sabihin ng setting up, no? Or establishing. Okay? Ang Panginoon, sineset up niya po tayo para matanggap po natin yung bola, para matanggap po natin yung pagpapala at maging matagumpay po tayo. Diyos lamang po ang gumagawa nun. Hindi dahil sa tayo magaling, hindi tayo dahil madiskarte tayo, kundi it's because of the Lord who is setting it up for us. Siya po ang nagsiset up, siya po ang nag-establish ng ating mga buhay. Amen. Ikatlo po, sabi ko sa inyo, mabilis na to eh. We are upheld by the Lord. The Lord sustains us. It's the Lord who sustains us. Verse 24, though he may stumble, ang isang taong matuwid, kahit daw po siya ay matutumba, madadapa, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Hawak tayo ng Panginoon, madadapa ka, hindi ka babagsak ng tuluyan dahil hihilahin ka ng Diyos para ikaw ay muling makabangon. Hindi ka babagsak, hindi tayo malulugmok. Kasalanan na natin yon kung tayo lulugmok doon. No? At bibitawan natin ang kamay ng Panginoon. But if we are holding the hands of the Lord, or the Lord, we allow the Lord to hold our hands, matisod ka man, madapa ka man, bumagsak ka man, hindi ka tuluyang malulugmok dahil ibabangon ka ng Panginoon. 2016, nalugi ako. Huwag kang magpalugmok. No? Hawak ka pa rin ng Panginoon. 2017, pasasaganain ng Diyos ang business mo. Yung nalugi sa'yo, ibabalik sa'yo ng Panginoon 100-folds. Bumagsak ako, Lord, sa exam 2016. Huwag kang tumambay doon. Sabi nga, ba't, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ganyan na mukha mo? May pinagdadaanan kasi ako eh. Eh, daanan mo lang yan. Huwag mong tambayan. Pinagdadaanan nga eh. Di, life goes on. No? Natisod ka lang naman eh. Hawak ka pa rin ng Panginoon. Binabangon ka ng Panginoon. The Lord upholds us with His right hand. We are bound to reach our limits, the end of the line, our last drop of resources, even though how super rich a person might be. Dadating tayo sa point na parang nasa dulo na tayo ng ating lubid, ng ating pisik. It's the last drop of my resources, Panginoon, bukas hindi ko na alam saan ako kukuha. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil hawak ng Panginoon ang buhay mo. Just, let's just be generous in giving to the Lord. Unang-una po sa lahat, giving your time, treasure, your talent, your resources, your everything that we can give to the Lord. Hindi yung sobra-sobra lamang natin, kundi yung best na may ibibigay natin sa Panginoon. Maging generous lang po tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa taong ito. You will be blessed even more. The Lord will establish you even more, and the Lord will uphold you with His right hand. Amen? Amen. Yun po, tatlong yun. Huwag niyo pong kakalimutan. Ang Diyos ang nagpapala sa akin. Ang Diyos ang nag-establish sa akin. Ang Diyos ang humahawak
sa aking buhay. Kaya sa taong ito, hindi ako matatakot. Kasama ko ang Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Yun lamang po ang aking mensahe na gusto ko pong iwan sa inyo. At patuloy po akong humihiling ng inyong panalangin sa ministry po ng sa Riyadh. Medyo hindi na po gumaganda ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Kaya it's high time na rin na kung may magandang ibang opportunity, talagang dapat i-grab doon, no? Kasi hindi na po bumubuti. Nauubos na po yung langis nila. At meron pong prediction, no, na by 2017, yung langis na maiiwan sa kanila, ay yung reserve nila ay para sa kanila na lang. No, kaya ngayon ay medyo dati yung isang litro po ng gasolina doon ay yung unleaded kuya, 35 or 45. Parang 45 halala or 45 cents sa pera natin. 45 halala is equivalent to kung sa peso natin ay mga 5 pesos. Isang litro ng gasolina. 5 piso, no? Ngayon po more than double. Yung dating 45 naging ano kaya 70. 75 na halala. So sa atin mura pa rin dahil magkano lang yung 75 halala, wala pa pong 10 pesos. No? Sa kanila, no? Sa kanila mura, sa atin mahal. No? Kung titingnan natin sa ating currency, mura pa rin 'yon, 10 pesos, pero hindi po, no? Kung doon, nandun po tayo, dumoble yung presyo ng kanilang gasolina. Kasi bakit? Nauubos na yung kanilang reserve. Kaya kailangan na nilang taasan at makabawi. At nagmamahal na rin po ang mga bilihin doon. In fact, yung mag-iina ko sana ay babakasyon sila doon by April. May ticket na po ng Cebu Pacific dahil bumili kami ng promo na ticket nila. 23,000 something lang po sa kanilang tatlo. Back and forth na po yun for 3 weeks. Pero nung nabili namin yung ticket, saktong-sakto, nagkaroon ng bagong ordinance ng kingdom na magtataas ang bawat visit visa. From 2,800 pesos na babayaran po sana, naging 27,000 pesos na. So, silang tatlo, times mo sa 27, plus agency fee na 15,000 pesos each, abutin sila ng halos 100,000. So, sabi ko, disyerto lang naman, saka mall ang pupuntahan nyo doon. Sabi ko, hindi, baka hindi na rin po sila matuloy. Sabi ko, mag-Hong Kong na lang kayo, ma-enjoy pa ng mga bata. Problema, hindi po non-refundable, non-transferable, at hindi. So, ibig sabihin, mapo-forfeit na lang po yung ticket na yun kung hindi magagamit. Ganun na po ngayon ang sitwasyon sa kingdom, kaya please pray for us na sana po ay magpatuloy ang gawain. At alam ko naman na hindi po permanente yung gawain doon dahil mga transient lang naman kaming lahat doon. But please pray for our safety and that the Lord will continue to use the ministry in Riyadh para po marami pa po makakilala sa Panginoon sa ministry na. Maraming salamat po and Happy New Year po uling lahat. Taas sa inyong lahat. Amen. Thank you po, Pastor Jerry, sa napakagandang mensahe na ibinigay sa atin. Excuse me. Tinatawagan ko po yung choir dito sa taas.
Hinihiling ko po ang tumayo tayo lahat at awitin po natin ang Greatest Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness,
Pwede na po tayo umupo. Dinatawagan ko po si Pastora. Okay, thank you po, Juan. Happy New Year! Isang palakpak nga Thanksgiving, palakpak sa Panginoon. Welcome po ang mga brothers and sisters natin na taga Riyadh. Welcome din ang ating mga bisita ngayong umagang ito. Bago ako manalangin, na-bless ako ng isang verse sa 1 Corinthians 3. First Corinthians 3. Lumalabo na rin ang mga paningin, ano? Sabi ni Pastor Jerry, papunta na doon, sunset na ang buhay. Pastor, ha? First Corinthians chapter 3. All things are yours. The world, life, or death, or the present, or the future. All are yours. Why? Because you and me are of Christ, and Christ is of God. All things are yours. I will repeat, the world, life, death, The present, 2017, and the future, 2018, all are yours. Why? Because you and me are of Christ, and Christ is of God. Heavenly Father, we thank you this morning. Kung amin man bibilangin ang mga blessings na tanggap namin ngayong 2016, hindi po namin mabilang sapagkat po ang dami. For 365 days, you have been faithful to each one of us. Lord, thank you. Most of all for the school. Thank you for this beautiful church. Thank you for the teachers na nagpapagal sa kanilang pagtuturo kahit hindi naman kalakihan ang kanilang tinatanggap, hindi gaya sa public school teachers. Salamat sa mga staff na nagpapagal year in and year out. Salamat sa mga elders at mga workers, Panginoon, na naririto, giving their time and their talent to you. Salamat, Panginoon, sa mga bisita namin, sa mga pamilya na naririto, nakipag-worship sa amin. Tunay nga, sometimes, Lord, dumadaan kami sa baha dahil sa matinding problema. Ngunit hindi mo kami pinayagan na malulunod. There are times also, Lord, dahil sa matinding problema na aming kinaharap sa 2016, tila kami dumadaan sa apoy. Ngunit, Panginoon, hindi kami nasusunod.
Hindi kami nabubuwal. We will not fall down and crawl because there is your hand who held us up high. Maraming salamat. Itong darating na 2017, bigyan mo kami, samahan mo kami, kagaya ng prayer ni Moses, Lord, hindi kami aarya. We will never go forward, Lord, if you will not go with us. So this 2017, go with us, Lord. And we know that we will be victorious in facing all the challenges in life that will na ma-encounter namin sa 2016. I ask of you, Lord, the moment we have disappointments this 2017, our strength fail. Nagkakasakit kami, O Diyos. Pwede ba ilagay mo kami sa siwang? The cleft of the rock. At hayaan mo kami at takpan mo kami sa iyong mapagpalang kamay. Hanggang po mag-pass ang mga problema ito. And then our strength will be renewed like the eagles. Maraming salamat. Lord, sa pagtahak namin ng 2016, maraming challenges, may mga vision kami, may mga plano kami, but we will fail kung hindi mo kami sasamahan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. At alam ko, sasamahan mo kami itong 2017. Dalangin ko, Lord, Pastor Mel, Sister Vicky, sa kanilang pamilya at kanilang pamilya na nasa Canada, pagpalain mo sila. Give them strength. Sabi nga po, Panginoon, ang aming mga buhay ay nasa sunset na. Ngunit sinabi mo sa iyong salita that you will never leave us nor forsake us. Pastor Jerry din, sa kanyang ministry, huwag mo siyang pababayaan. And Lord, we pray sa mga naririto, mga pamilya naririto, I declare 2017 abundant blessing to each one of us here. Thank you, Lord. Thank you for the blessings of 2017 that we are going to receive. In Jesus' name, we pray, ask all these things. Amen. At this point, several years ago, prayer ng intercessory ay magkaroon ng 5 pastors. Na-remind ako ni Sister Joy Hitosis. Sabi niya, Pastor, hindi po nag-pray tayo ng 5 pastor sa intercessory. Eto na nga, 6 pastors. Sabi ni Sister Minda, we prayed for 6 pastors. And now, naririto nga sila. 6 pastors. Pastor Degar, Pastor June, Pastor to be, ilang minuto na lang, Pastor Elmer, Pastor Sonny, Pastor Ranny, si Jonathan. Wala. Naka-Amerikana ba? Naka-Amerikana ka, Pastor Jonathan? Okay. So 6 pastors. Yung pinagpe-pray kayo namin at naririto na kayo. As I introduce them, forward sila ay tatayo dyan sa upuan.
Pastor, Brother Rafael Kayabyab Dacal. Brother Reynaldo Amasa Apilar Senior. Brother Elmer Nacion Camacho. Ito si Brother Camacho, sa bungero ito eh, binago lang ng Panginoon. Ito naman, si Brother Sonny, babaero yan. Ah, lasengo pa tayo, umiinom ng alak, binago sila ng Panginoon. It's a miracle, isn't it? Hallelujah. Ito rin eh, babaero din yan eh. Ito, and the next is Brother Jonathan Alacar. Ito, kwento niya sa akin, lasengo. Tama, mali. Binago sila ng Panginoon and they are ready to serve the Lord. Kaya po, tinatawagan ko si Pastor Mel upang i-ordain itong makikisig natin na mga lalaki. Amen. Ngayon, it's a special day, right? Nakikita nyo na sila nakaharap sa inyo, hindi nakatalikod. Because ngayon, humaharap sila sa mga responsibility na dadating sa kanilang buhay. So today is a special day for them. Amen? Very special. Sa church naman natin, it's also special for all of us sa church. Doon sa Acts 6, verse 1 to 8, babasahin ni Brother Boy sa Tagalog. Scripture reading natin, okay? Ang pagpili sa pitong tagapaglingkod. Gawa chapter 6 verse 1 to 8. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila'y napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipi, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antiqua, isang hentil na akit sa Judaismo. Iniharap sila ng mga apostol at sila ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos
at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang mga sumasampalataya. Pinagpala ng Diyos Esteban, pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng mga madla. Ito po ang salita ng Diyos. Thank you. So sa church, sa una itong sinulat ito, sa Book of Acts, may in need ang church. Dumadami na sila, so in need ang church. So today, so ang ginawa na pala nila, namili sila. Namili sila sa grupo nila. Namili sila ng ilan? Pito. Ilan natin, ang pastor na natin na yun? Pastora, anim na. Amen. Namili tayo ng apat. Ang pinili nila, yun ang full good character. Sa tingin ko, no? Lasinggero, ano pa? Bubaero, pinili, pero na yun, with good character. Amen? Sabi pa, pinili pa yun, full of the Holy Spirit. Amen? Tignan lang ninyo sila. Sila ay full of the Holy Spirit. Amen? Ano pa? Sinabi nila na full of wisdom. Amen? Itong full of wisdom, hindi basta-basta makukuha. Today, they will be imparted with full of wisdom. This will be a new chapter in their life. So this is also important to them. And not only to them, but also to their family. Amen? Because this will be a new chapter in their life. So today, hindi sa mga kapatid, okay na ba kayo? Wala na atrasan dito? Sigurado kayo sa pinapasukan ninyo. Amen? Wala na yung mga dati. Wala na konting temptation, babalik at babalik. Amen? Amen. So today, we will start the former ordination. Pwede, I will ask a few questions. Ang sagot lang ninyo, yes or no. Amen? Isa-isa ko tatanungin sa inyo. Amen? Are you willing to share and preach the Word of God? Yes. Isa-isa. Yes, po. Yes. 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 Oh, praise the Lord. Are you willing to pray and stand by those who are in need and or who are in trouble? Yes, amen. Yes. 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 Amen. Okay. Are you willing to do the duties and responsibility given to you by the church? Yes. 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 Ah, praise the Lord. Will your teaching be always based on the Word of God and will never be outside the Word of God? Yes. 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 Will your life be a good example to your family and to the church? Yes. 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 Are you willing to be taught by your senior pastors of the church? Yes. 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 Amen. Palakpakan natin. So today, we will start to lay hands on them. Okay? Stretch yung hand ninyo. Wala lang tayo sana. Pwede mag-kneel, pero wala na. Pwede na tumayo. Ah! Oh! Ito pala! Sorry! Ginawa, ang ganda. Pwede ba, mga kapatid? Mga senior pastors? Huh? Oh, yeah. Oh, we are calling the missus. Pumunta sa harap. Mga missus nila. Hindi yung mga ano. Mga missus, come on. Sister Lourdes. Importante, kasama kayo. Alam nyo, hindi nila magagawa. Sister Gloria. Magagawa. Kailangan kayo ang support. Sister Artea.
Sister Russell. Sa likod ng inyong husbanda. Yan importante. And also, I want to call the pastors of the church. And the elder, Pastor Boy, Pastor Ma, Pastor Degar, Pastor Boy, Pastor Jerry. In Acts, sabi nila, they will lay hands on them. Tayo, hindi lay hands lang, but we will anoint oil on them. Amen? Kasi dun sa Old Testament, sabi, oh, ano, lay hands. Ngayon, we will anoint with oil. Amen? So today, we'll pray. Amen? Lay hands natin, mga kapatid. O, mga ibang, meron ba? Okay. Ibang pa, okay, lay hands natin. Lord, Heavenly Father, we just want to thank you, Lord. We want to thank you for your presence in this place. Lord, this is a special day for each one of us. Most of all, to my brothers here who will be ordained. Because, Lord, we know, Lord, that you will be the one to be with them, oh God, not us, but you will be the one with them, giving them the power, the peace, and the joy in serving you. It is not an easy task, oh God. Isn't it the easy task that they receive or accept the calling? Because, Lord, we know, Lord, when they say yes to all that was asked, it is already, Lord, in their shoulder already, Lord, that big, big task. Lord, they need you. They need you into their life, oh God, so that, Lord, you will give them wisdom, you will give them knowledge, you will give understanding, and you will give them a big heart for people, oh God, who are in need or who are crying or who are in trouble. You will give them a heart of understanding of why they're feeling that way. Even Lord, you will give them the strength of God to go out of the way, even though they're busy, but they'll go out of the way just to comfort people who are aching, who are in pain, who are in ache. Lord, right now, oh God, we are laying hands on them. We are praying for them, oh God, that you will bless them mightily in their work, oh God, in this endeavor that you are giving them, this responsibility, this big task, oh God. I pray, we all pray, oh God, that you will be upon their life, oh God, in Jesus' name. And also, Lord, right now, we anoint them with oil. Let your Holy Spirit be upon them, O God. Lord, I pray in Jesus' name, O God, empower him. Give him strength. Give him wisdom right now. Let him be filled with your Holy Spirit, O God. When he talks, O God, it not comes from you, but from you, Lord. Lord, give him the strength, O God. Right now, let the Holy Spirit be upon them, O God, in Jesus' name. Lord, when he speak, when he sing, Lord, it comes from you. It comes from the Holy Spirit, O God, who made heaven and earth.
it's not only people, oh God, that will encourage him, but you will encourage him in times of him being alone, oh God. In time of God, that he's alone, stressed by his work, you will fill him, oh God. And you will anoint him with songs that he never sung before. And praises and glory, and give praises and glory to your name, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. As his tongue confess that you are his Lord and his Savior, as he speak your word, there will be power. There will be an anointing, oh God. Not just a double portion of your anointing, but threefold or fourth portion of your anointing will be given to him. Lord, I pray, oh God, the work of his hand will be blessed. When he goes to houses, oh God, they will see and they will feel the glory of God is with him right now in Jesus' name. I pray, oh God, when you lay hands on people, people will be healed. People will be transformed. People will see, oh God, what a mighty man of God you are using, oh God. They are now special to you, oh God. What a privilege, what an honor, oh God, to share your word and to serve you, a mighty God, a loving God, a God who loves all his people, oh God. Lord, your Holy Spirit is upon him right now. He will feel your presence day by day. He will feel your strength day by day. He will feel your love for him every day. So when he goes out in the field, when he shares your word, oh God, he is first and foremost, he will be transformed. And when he was transformed, oh God, everyone he will talk to, everyone he will speak to, oh God, will be also to be transformed. Lord, you are his Savior. He is your foundation. You are his foundation, oh God. Lord, give him a meek heart. A heart that longs for you. A heart that seeks you, Lord. When he seeks your face, long for you, oh God, many miracles will happen into his life. Now you will be a man of God, serving him, giving him glory, and giving him honor. In Jesus' name we pray. And all God's people who said, amen. Amen. By the power vested on me, and in the word, in the authority of God's word, I ordain all of you as pastor of Jesus Christ, our hope and redeemer. And all God's people say, amen. Congratulations, mga kapatid. Okay, meron pang ibibigay sa inyo. Can I have the Bible? This is my personal gift for them. Miss Kim, ano? May Bible ako. Yun. Itong Bible. Gamitin ninyo. Alam ko manipis. Kasi now trend, ang hirap-hirap dala yung Bible, ano, malaki. Now trend, malinipis. Mas manipis pa nga yung dala-dala mo, iPhone, eh, no? Amen? And na yun, tuloy niya na lang ang dala nyo, manipis. Amen? So, thank you. And congratulations, all of you. Nakita niyo, now, na yun, mga kapatid,
a new chapter in your life. Amen? This is a new chapter in your life. You will not forget this day. Ang ganda ng day is January 1. You were ordained January 1. It's your new position. Amen? Amen. Congratulate naman natin ang ating pastor. Pastor! Pastor! Nakalimutan kong pangalan mo. Joke only. Pastor Ranny Dacal. Pastor Sonny Apilar Senior. Pastor Elmer Camacho. Pastor Jonathan Alacar. Sa pagbaba nila, pwede naman ninyong i-congratulate. Ah, picture, picture. Picture muna. Alam niyo sa Acts 6, 1 to 8, after they choose their people, what happened? They grew in numbers. They grew in numbers. Right now, look at your past, new pastor. A good pastor, ang heart nila are so big to serve God. First and most, to serve God and to serve you. Now, if they do their duties and responsibility, mga kapatid, with all your heart, with all your soul, this church, we grow and grow. Salita ng Diyos yun, ha? Hindi namin salita. They grew in numbers. Amen? There will be new pastor standing up here, boldly, sharing the Word of God, sharing the truly from the heart. Amen? Hindi yung, ang dami pwedeng maging pastor na
madaming research eh, no? Ang daming pwede kunin sa mga internet. But I want you to serve God coming from the heart. Amen? Because this is a true pastors, our pastors that come, that they teach us from the heart. Amen? And in you serving with a big heart, I tell you, you cannot get wrong. Because God is with you, He will guide you, direct you, and mold you, and He will direct you to the path that you are going. Amen? Amen. God bless you, and God bless you too. Okay, handa na ba tayo? Hindi pa tayo tapos sa ating worship service. Congratulations po sa bagong ordain na pastor. Kasama na ako doon. Okay?
Tinatawagan ko po ang ating usher para sa ating operatory. Natawagan ko po si Brother Edward at saka si Brother Eduardo po. Para sa ating offering prayer, tinatawagan ko si Pastor si Brother Boyet. Tatlo po kailangan, isa sa taas. Si Pastor si Brother Renante po. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat sa spiritual blessings na aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyaya na aming tinanggap sa mga nakalipas na taon sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito. At narito, Panginoon, aming pong ibinabalik ang aming pong ikapo at ganoon din po ang aming aming pong offering, Panginoon. Marami pong salamat at ito po, Panginoon, dalangin namin na ito'y aming magamit sa aming pagpapalawak pa ng iyong banal na salita at patuloy na magamit namin sa pagmimisyon, Panginoon, upang kami ay makatulong, Panginoon, sa mga nangangailangan. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang mga pinagmumulan ng mga biyayang ito na ginagamit mo, Panginoon, upang matanggap namin. Salamat po sa mga biyaya na ito, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Brother Boyet. Para sa birthday celebrant po natin. Happy birthday and God bless, Benny Palmehar. January 2, Joseph Palmehar, Maribel Asada. January 4, Marina Padre. Happy birthday and God bless you. Awitin po natin sila ng... When upon life below you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all it lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings,
name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Happy birthday po sa inyo lahat. Para sa ating bisita, welcome, Josepina Torres, Gina Tanyag, Noli Bago. Welcome, Rochelle Nazaret. Welcome din kay Rene and Christina Septino. Welcome din kay Ana Lung Magpantay. Welcome din kay Florida, Justin, and Lawrence Molina. Awitan po. Pwede tumayo lang dyan at lalapitan kayo, i-welcome kayo ng ating kapatid ninyo, mga kapatid. You're so welcome, you're so welcome, there's a Christian welcome, hallelujah, you're so welcome, you're so welcome, you're so welcome, welcome me. Para po sa announcement natin. Sunday School, 9 a.m. Sunday Worship Service, 10 a.m. Intercessory Prayer Meeting every Sunday, 3 p.m. Youth Fellowship every Sunday, 4 p.m. Visitation Ministry every Sunday, 4 p.m. Prayer Meeting every Friday, 6 p.m. Praise and Worship Devotion and Practice every Saturday, 7 p.m. Prayer Meeting every Sunday, 4 p.m. A prayer meeting per Sunday youth group by lead me teacher Lourdes. A prayer meeting second Sunday Dorcas and Mogia group ni Pastor Elmer po yan. Prayer meeting third Sunday praise and worship group ako po yan. Brother Sonny at Pastor Sonny. Prayer meeting fourth Sunday elder group Brother Boyet. Subscribe us. Kung gusto nyo i-subscribe, JCOHAR TV, yan po, makikita nyo yung mga message na inaano sa atin every Sunday. Makikita nyo kung gusto nyo ulit marinig, mag-subscribe lang kayo sa JCOHAR TV. Sa JCOHAR TV bonus din po, dyan po nakikita po yung mga event po na nangyari dito sa loob ng church. Gaya po yung kanina, yung ordination po, makikita nyo po sa TV bonus, sa JCOHAR TV bonus. Kung gusto nyo mag-like sa Facebook ng JCOHAR, mag-likes po kayo ng mga magandang comment para sa ating JCOHAR Facebook po. Thank you so much. Any further announcement po? Mga teachers po, may pasok tayo sa ADOS. Sa kwan na lang yon sa after lunch. Sa hapon na mga 2 o'clock. Huwag sa umaga, mga 2 o'clock na yun. At may sasabihin pa yata ang ating butihing principal. May sasabihin ka. Magme-meeting ka ba sa kanila? Okay, magme-meeting daw si Teacher Rowie. Saan si Teacher Malu? Teacher Malu din. Saan si Teacher Jenny, yung mga teachers ninyo, mimitingin ninyo sila. Amen. Amen. Okay, wala na po. Teacher Mabel. Wala na. Okay, tumayo na po tayo para sa ating closing
prayer. May announcement pa. Saglit lang po, may habol. Okay, pumuna tayo kasi po na-witness natin yung pag-o-ordain. I'm proud to say na ako po yung isa sa honor din ni Pastor Mel Cabal dahil nung araw talaga yung motivation niya. Sa samantalay ko na po ang pagkakataon bago tayo dumako sa closing prayer, gusto ko pong pakita yung mga nangyari noon nung kami ay nasa ordination. Teacher, please. Talaga po, ang motivation ng pastor na to, si Pastor Mel, talagang hindi kanya susukuan. Gusto ko lang po ipalala, Pastor Mel. Ayan po. Ayan po. Si Nanay Pe, nasa likod. Talaga si Nanay Pe, passionista na noon pa. Amen? Okay, yan po yung dating church, Kuya JM. Yan po yung simula. That was year 2000. Year 2000 po, Pastor Mel, si Nanay Pe, yung natatakpan ng konti, si Kuya Abet Manalo, yan, si Kuya JM. So, during those time, talagang ultimo yung misis ko, natatakot. Ako natatakot din, pero God is good. Amen? Nung panahon na yan, talagang nakatira kami sa state of calamity. So, napakabuti ng Diyos. Ngayon po, pinagpala po yung iglesyang ito at pinagpala din po yung pamilya ko. Andito rin po yung isang anak ko, kararating lang galing Singapore. Gusto niya rin makita si Mama Vicky tsaka si Pastor Mel. Andun po siya. So, ito po yung ginagawa ng iglesyang ito para hindi lang spiritual, pati upliftment ng ating buhay. Sabi kasi ng Panginoon, John 10:10, "For I come to prosper you, not to harm you." Sabi nga, di ba? Naparito ako para bigyan ko ng buhay na ganap at kasiya-siya sa John 10:10. So, ito po yung tinatahak natin ngayon at welcome you to 2017. Welcome sa mga apat na pastor sa pag-o-ordain at kay Pastor Degar sa pag-assist. At tayo po ito mayuna. Amen? Hindi lahat po ng gwapo ay nag-aartista, yung iba nagpapastor. Palapakan natin. Amen? Let us pray. Father God, we thank you so much, Lord, for this wonderful fellowship, Panginoon, na witness namin, Lord, ang mga itinalaga mo, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa aming mentor, Panginoon, kay Pastor Mel, Panginoon, na siya, Lord, ay laging gabay namin. Kay Sister Vicky, Panginoon, na laging supportive, Panginoon, sa ministry, Panginoon, kay Nanay Pe, Panginoon, na patuloy kaming hinuhubog, Panginoon. Talagang nanay siya, Panginoon, ng aming iglesyang ito. Kay Tatay Lito, Panginoon, sa Alatraca family, kay Kuya JM, at sa mga faculty, Panginoon, ng Moses Cradle, Panginoon. Nawa, Lord, sasalubungin namin, Lord, ang 2017, Lord, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Lord, ng kabanalan dahil Ikaw, Lord, ang mag-aayos at uhubog sa amin. At hindi kami, Lord, hiwalay sa iyong salita dahil ang salita mo, Lord, ang aming gabay. Ikaw, Lord, ang aming bida sa aming buhay, Panginoon. At alam po namin, Lord, yung sinabi kanina ni Pastor Mel, Panginoon, we will expect the impossible dahil ito, Lord, ang plano mo sa amin. Thank you so much, Lord, sa buhay ni Pastor Jerry, Panginoon, sa mga dumating, Lord, sa mga iba't ibang lugar, sa Cavite, sa Batangas, Panginoon. Lord, pagpalaib mo din, Lord, ang iglesia, Panginoon, sa Riyadh, Panginoon, sa pangunan ni Pastor Jerry. At abutan mo kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa huli. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang kadakilaan at kaluwalhatian. Ito po kami sama-samang dalangin, may pagkakaisa at pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos at sariling tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Magandang tangali po, Happy New Year! Pagitin po namin. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana magkita-kita po tayo muli. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh,